Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga din po, Father. Sa kapistahan pong ito ng God 1 and 3 or Trinitarian God, tayong lahat ay inaanyayahang magmahal katulad ng pagmamahal ng Santatlo. Pagmamahal na sacrificial and unconditional. Yan po ang ating hinihiling na biyaya ngayong linggong ito sa ating pagdiriwang. Tayong lahat bilang mga binyagan, ayan ang pagtawag sa klase ng pagmamahal na dapat nating isinasabuhay. Mahina man tayo, nagkakasala tayo, bumabagsak tayo sa pagtawag na yan, dumudulog tayo ngayon sa Panginoon sa pamamagitan ni Santo Padre Pio at ng mahal na Birhen upang kahit papaano ay matuto tayo at maisabuhay natin ang pagmamahal na yan. Kasama po ng ating mga personal na intensyon at mga intensyon na nagpamisa ngayong umagang ito sa ating banal na misa, simulan natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, atin muna pong pagsisihan ang ating mga nagawang pagkukulang. Humingi tayo ng awa at patawad sa ating mga nagawang kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Dakila mo ang king kapurihan.
Manalangin tayo, Ama naming makapangyarihan, sa iyong pagsusugo sa salitang Diyos na totoo at maaasahan, at sa pagbibigay mo ng Espiritu ang nagpapabanal sa sanlibutan, ipinahayag ang iyong kahiwagaang dakila sa sangkatauhan. Sa pananampalatayang aming ngayong ipinagdiriwang, ipagkaloob mong aming maidangal ang tatlong persona sa walang hanggang kadakilaan at aming sambahing lubusan ang iyong iisang pagkadiyos sa mahal na kapangyarihan sa pamamagitan ni Yeso Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Pagbasa mula sa aklat ng Eksodo. Noong mga araw na iyon, tumapyas si Moises ng dalawang bato at dinila kinaumagahan sa bundok ng Sinai. Ang Panginoon ay bumaba sa ulap, lumagay sa tabi ni Moises at binanggit ang kanyang pangalan, Panginoon. Ang Panginoon ay nagdaan sa harapan ni Moises. Sinabi niya, Akong Panginoon ay mapagmahal at maawain. Hindi ako madaling magalit. Patuloy kong ipinadarama ang aking pag-ibig at ako'y nananatiling tapat. Nanikluhod si Moises at sumamba sa Panginoon. Sinabi niya, Kung talagang kinalulugdan ninyo ako, isinasamo kong samahan ninyo kami kahit na matigas ang ulo ng lahing ito. Patawarin na ninyo kami at tanggapin bilang inyong bayan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pinupuri ka namin, Panginoon, Diyos ng aming mga ninuno. Karapat dapat kang ipagdangal at dakilain magpakailanman. Purihin ang iyong banal at malulalhati ang pangalan. Nararapat purihin at ipagdangal magpakailanman. Purihin ka sa iyong banal at marangal na tahanan. Lubhang karapat-dapat kang awitan at dakilain magpakailanman. Purihin ka na nakaluklok sa maringal mong trono. Karapat dapat kang awitan at dakilain magpakailanman. Mula sa iyong luklukan sa ibabaw ng mga kerubin,
Nakikita mo ang kalaliman, ang daigdig ng mga patay. Karapat dapat kang purihin at dakilain, magpakailanman. Purihin ka sa buong sangkalangitan. Karapat dapat kang awitan at dakilain magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, sikapin ninyong maging ganap at sundin ninyo ang mga payo ko. Magkaisa kayo at mamuhay ng payapa. Sa gayon, sasa inyo ang Diyos ng pag-ibig at kapayapaan. Magbatian kayo bilang magkakapatid kay Kristo. Kinukumusta kayo ng lahat ng mga kapatid sa simbahan. Naway sumainyong lahat ang pagpapala ng Panginoong Heso Kristo. Ang pag-ibig ng Diyos at ang pakikipag-isa ng Espiritu Santo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulang maparusahan ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Hindi hinahatulang maparusahan ang nananampalataya sa bugtong na anak ng Diyos, ngunit hinatulan ng parusahan ang hindi nananampalataya sa Kanya. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo.
Magandang umaga pong muli sa inyong lahat. Magandang umaga po, Father. Pagpasensyahan niyo muna po kung tayo ay siksikan ngayon dito sa ating main chapel. Kasi nagsimula na po yung ating pagbabalangkas ng extension repair, brown extension repair nung June 1, katulad ng aming sinasabi sa inyo. At marami pong salamat sa inyong tulong. Nakakalap na po tayo ng 2.4 million donations galing po yan sa inyo sa pagmamahal ninyo sa pambansang Dambana. Palakpakan ninyo ang bawat isa. Sa inyo po galing yan at taus-puso po kaming nagpapasalamat. Sa pag-check po namin ng mga ilang mga facilities din po dito, nakita natin na pati po yung Divine Mercy ay inaanay na. Lalo na po yung bahagi ng sacristy at saka yun pong altar. Kaya medyo lilinisin po natin at isasaayos na muli para maging mas maayos ang ating pagsamba. Kaya po siya ay nakasama. Tama naman po na magkakaroon din ng Archdiocesan event, regional event, and hopefully next year national event dito po sa Pambansang Dambana. July 20, isasagawa po dito yung gathering ng lahat ng Archdiocesan shrines dito po sa Archdiocese ng Lipa, magtitipon-tipon at magsasama-sama dito sa Pambansang Dambana, kaya dapat nating ihanda ang lugar. Ganon din po, sa August naman, yun pong Calabarzon area, kung tawagin namin ay Soltare, magtitipon-tipon din po dito. Cavite, Batangas, Quezon, Enfanta, Mindoro, para po sa gathering ng mga clergy. Isang araw, dito po gaganapin sa Pambansang Dambana. And hopefully next year, bagamat may communication na sa atin, inaantay natin yung formal communication, yung national gathering naman ng Association of Shrines of the Philippines ay dito gaganapin sa Archdiocese ng Lipa. At siguradong kasama tayo dyan bilang kaisa-isahan na National Shrine ng Archdiocese ng Lipa. Kaya po tayo nagkakaroon ng mga ganitong pagsasaayos. Kaya pagpasensyahan nyo na. Ilang buwan lang po ito and hopefully after 2 months, hopefully matapos ng mga second week ng August or the earliest time possible para makabalik tayo doon sa ating comfortable worship activity, lalo na especially during Sunday. Lahat tayo ay nakaranas ng magmahal. Anumang klaseng pagmamahal ito, alam natin ang ibig sabihin niyan. Totoo, hindi. Parang hindi totoo. Kakaunti lang ata ang nakaranas magmahal dito. Totoo, hindi. Totoo. Marami ang nagmamahal din eh. Marami nakaranas din eh, parang din eh, hindi. Lahat tayo, tawagin mo mang itong iba't ibang klase ng pagmamahal, pagmamahal pa rin yan. Papaano kayo magmahal? Papaano tayo magmahal? Papaano tayo dapat magmahal bilang Kristiyano? Mga tanong na dapat nating usisain bilang nagninilay at masunod upang masunod ang turo ng ating Panginoong Jesus. Isang kaibigan po sa Facebook ang nag-post ng ganito na nakatawag ng aking pansin habang ako'y nagninilay ng ibabahagi sa inyo. Ang pamagat po ay karma is real. Nabasa ng ilan siguro sa inyo ito. Sabi niya, o bahagi niya, na inirepost din lang naman niya, nakapila ako sa Jollibee kahapon
para bumili ng lunch. Yung babae sa harapan ko umiiyak. Nahulog daw ang 1,000 na pambayad niya sa take-out order niya. Tinanong ko siya kung saan niya nahulog yung pera. Di daw niya alam. Tinanong ko yung kahera kung magkano lahat order niya. Sabi ng kahera, 468 pesos lahat. Sabi ko sa kanya, ako na lang po ang magbabayad. Tuwang-tuwa yung babae at napayakap pa sa akin. Binigyan ko rin siya ng 100 pantaksi kasi malakas ang ulan. Tapos sa aniya, palagi tayong tumulong sa kapwa. Ang biyaya ay babalik din. Kagaya niyan, bago ako pumasok sa Jollibee, nakapulot ako ng 1,000 piso sa pintuan. Kala nyo, genuine na, no? At yan ay realidad ng ating lipunan. Merong nagbibigay. Diba, nakakatanggap pa nga tayo, pero saan kinuha? Sa buwis ng taong bayan, diba? Kala nyo, nakatulong, pero sa bulsa din natin kinuha. Isang klase ng pagmamahal na pag hindi natin inusisa, pag hindi natin tiningnan, akala natin genuine love. Yun pala selfish love. Meron daw po tayong tatlong klase ng pagmamahal. Ang una, yung lowest form of loving. Kung tawagin ay karnal o makalamang pagmamahal. Papaano ba ito? Ito daw po yung uri ng pagmamahal na ang tanging nais ay maangkin ang iniibig, bunga ng init ng katawan. Pagkatapos makaraos, ay tapos na din ang lahat. Ang tingin at layunin sa minamahal ay para usan. At merong ganyang klase ng pagmamahal. The greatest expression of this kind of love is sex. Walang kasiyahan ng ganitong klase ng pagmamahal. Hanap ng hanap hanggang sa masatisfy yung kanilang carnal desire. Ang ikalawang klase ng pagmamahal, yung selfish love o makasariling pagmamahal, the extreme of which is narcissistic love or kung tawagin ay egoistic love. Ito daw po yung klase ng pagmamahal na nakasasentro sa sarili ang object of love. Mahal mo ang isang tao dahil sa naibibigay niya sa iyo. Mahal mo ang isang tao dahil nabibigyan ka ng gusto mo. Naibibili ka ng kotse, nabibigyan ka ng maraming pera, naipagpapagawa ka ng magarang bahay, nagagastusan ng iyong luho, nasusuportahan ang iyong mga pangangailangan sa buhay. Ang tawag po diyan ay selfish or egoistic kind of love. Ang ikatlo at ang pinakamataas na uri ng pagmamahal at siya ring pagtawag sa ating lahat bilang mga Kristiyano ay kung tawagin ay sacrificial or unconditional love. Ito yung pagmamahal na handang mag-alay ng sariling buhay para sa iba, na walang hinihinging kapalit. Pinapangaral ito ng simbahan halos araw-araw, 24/7. Yan ang pagmamahal kung saan tayong lahat na binyagan ay inaanyayahan at tinatawagang isa buhay. Paano ba natin i-describe ang pagmamahal ng yan? John 3:16 and following best describe what kind of love is sacrificial love that is up for us Christians. Sabi po ng John 3 verse 16 and following, for God so loved the world
that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him may not perish, but may have everlasting life. Yan yung pagmamahal that is sacrificial. Yung pagmamahal na kung saan tayong lahat ay tinatawag. Sa pag-aalay ng buhay ng bugtong na anak ng Diyos bilang pagtupad sa misyong ipinapagawa ng Ama sa Kanya upang tayo ay mailigtas, hindi upang mailigtas ang Kanyang sarili, pinatunayan ng Diyos Ama at isinabuhay sa pamamagitan ng anak kung ano ang ibig sabihin ng tunay na pagmamahal that is sacrificial. Sa krus na nakikita nating simbolo dyan sa gitna ng ating altar, pinatunayan ng Diyos na ang tunay na pagmamahal ay handang mag-alay ng sarili 100% para sa iba. Hindi ito marunong magtangi at walang hinihinging kapalit. Bakit kailangang ating usisain kung paano tayo magmahal? Number one, sapagkat merong klase ng pagmamahal na proper sa atin bilang isang Kristiyano. Yun ang una. Ikalawa, sapagkat tinuturuan tayo ng mundo ng klase ng pagmamahal na hindi ayon sa Kristiyanong pagmamahal. Katulad ng narinig natin sa kwento. Akala natin, nagmamalasakit na yung taong tumulong sa aling nawala ng 1,000 piso. Yun pala ay galing din mismo sa taong nawalan. Huwad na pagmamahal ang tawag dyan. Makasariling pagmamahal na nagiging bahagi ng sistema ng buhay natin. Hindi yan a love that is sacrificial and unconditional. At hindi ganyang klase ng pagmamahal ang itinuturo sa atin. Ano ba ang idinidikta sa atin ng social media? Sinasabi sa atin ng social media, self-love is okay. Wala naman masama kung mahalin natin ang ating sarili. But we have to be reminded that extreme self-love is not healthy sa atin bilang Kristiyano. Hindi tayo lalago pagka ang pagmamahal natin ay nakatuon sa ating sarili kapag ka narcissistic ang pagmamahal natin or egoistic. At lalong hindi tayong lalago bilang Kristiyano kung karnal yung pagmamahal natin. Ano yung sabi ng isang kanta? Ako naman muna. Wala namang masama kung sa mga panahon na tayo'y pagod na at gusto nating magpahinga sa pagtulong sa iba, maridim natin ang ating sarili upang maramdaman nating tayo ay kapaki-pakinabang. Pero ang dahilan kung bakit minamahal natin ang ating sarili ay hindi ang para mahalin din o ang end ay hindi para maging makasarili tayo, kundi ang end ay para mas makapagmahal pa tayo ng iba. Sabi ng kanta, ako naman muna. And sometimes, kailangan natin ito. Pero kapag ka ang goal ng ako naman muna ay ang atin din sarili, nagiging hindi makakristyano ang ating pagmamahal. Sapagkat kaya natin minamahal ang ating sarili ay upang maibigay pa natin ito para sa iba. I love that is Christian. Sacrificial and unconditional. Lahat ng ito o lahat ng selfish love, anumang uri o anumang form ito natin gawin, ay geared toward selfish love. Kapag ang klase ng pagmamahal natin ay ganito, hindi lamang hindi natin natutugon ang panawagang magmahal bilang isang tunay na Kristiyano. Hindi tayo lalago bilang tinawag ni Kristo. Mga kapatid, ngayong umagang ito, suriin natin ang klase ng pagmamahal na meron tayo. Bilang mga magulang, alin ang inyong inuuna? Ang pagkain ba, pangangailangan at kapakanan ng inyong mga anak
o ang inyong bisyo o luho sa buhay. Bilang mga anak, ano ang inyong inuuna? Ang makatapos ba ng pag-aaral at matugunan ng sakripisyo ng inyong mga magulang? O ang gimmick? O ang pagbili ng mamahaling damit? O ang paglayas at the expense of your parents' sacrifice? Mga anak, ano ang priority ninyo sa buhay? Makatapos ba ng pag-aaral? O makabarkada o masunod ang luho sa buhay? Sa kabistahan ng banal na santatlo, mga kapatid, iisang Diyos sa tatlong persona, tayong lahat ay inaanyayahan upang tunay na magbahal bilang mga Kristiyano. Hindi tayo tinawag ng Diyos upang magmahal ng karnal, lalong hindi ng selfish kind of love. Ang pagmamahal kung saan tayo tinawag ay sacrificial and unconditional love, katulad ng pagmamahal ng santatlo. At sa pagmamahal na yan, mga kapatid, tayo nagiging kawangis ng Diyos. Hanggat hindi natin nararating ang klase ng pagmamahal ng yan, hanggat hindi natin naisa sa buhay ang klase ng pagmamahal na yan, nananatili tayong mga hungkag ang buhay bilang mga binyagan. Dasal natin, mga kapatid, ngayong umagang ito, na naway maging buhay nating lahat ang pagmamahal na ito. Karma is real. Kung sacrificial and unconditional ang ating pagmamahal, ano ang sabi ng Diyos? Magkakamit tayo ng buhay na walang hanggan. Tayo po ay magsitayo. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kanaroroonan ng mga yumao. Nang maikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng mga namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Taglay ang tinanggap nating buhay at pananampalataya, buhat sa banal na santatlo, idulog natin sa trono ng kalwalhatian ang mga pangangailangan ng sangkatauhan. Maging tugon natin, O kabanal-banalang santatlo, dinggin mo kami. O kabanal-banalang santatlo, dinggin mo kami. Para sa buong simbahang Katolika, na siyang mag-anak ng Diyos sa lupa, nawa ipahayag niya sa kanyang mga turo at mga pagsisikap ang pagmamahal ng banal na santatlo para sa lahat ng tao. Manalangin tayo. O kabanal-banalang santatlo, dinggin mo kami. Para sa Santo Papa Francisco, ating obispo at ating kura paroko, nawa sila'y maging laging malakas sa pagtupad ng kanilang tungkulin at malasap nawa lagi nila ang bunga ng kanilang katapatan. Manalangin tayo. O kabanal-banalang santatlo, dinggin mo kami. Para sa lahat ng kaanib ng iba't ibang sangay ng Kristiyanismo, nawa sa kanilang parehong pananampalataya sa banal na santatlo, sila'y mamuhay ng nagkakaisa at mapayapa. Manalangin tayo. O kabanal-banalang santatlo, dinggin mo kami. Para sa lahat ng mag-anak sa ating pamayanan, nawa mailarawan sa kanilang pakikitungo sa isa't isa ang pagmamahala ng tatlong banal na persona. Manalangin tayo. O kabanal-banalang santatlo, dinggin mo kami. Para sa ating sarili at lahat ng mahal natin sa buhay, nawa, lagi nating isaisip na kapiling natin ang banal na santatlo at humango tayo rito ng galak, lakas ng loob at inspirasyon. Manalangin tayo.
O kabanal-banalang santatlo, dinggin mo kami. O Diyos na walang hanggan, nilikha mo kaming kalarawan mo at pinagkalooban kami ng bagong buhay sa sakramento ng binyag. Puspusin mo kami ng iyong pananatili, tanggapin kami sa iyong kaharian, kung saan ka nabubuhay at nagahari magpakailanman. Amen. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Tayo po ay magsitayo. Manalangin kay mga kapatid upang ang paghain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, gawin mong banal ang mga alay na aming inihanda. Ngayong aming sinasamba at sinasambit ang ngalan mong dakila, at pakundangan sa mga alay na ngayon nasa dambana, kami naway maging laging nakalaan sa iyong adhika, sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Kaisa ng iyong anak at ng Espiritu Santo, ikaw ay iisang Diyos na pinapanginoon ng mga tao. Ang iyong anak at Espiritu'y di na iba sa pagka-Diyos mo, anupat kahit tatlo'y iisang Diyos na totoo. Ang kadakilaan mong ipinahihiwatig upang aming panaligan ay siya rin naming sinasampalatayanan tungkol sa iyong anak at Espiritu'ng banal. Bagamat may tanging pag-ira lang bawat isa, iisang Diyos pa rin ang aming sinasamba. Sa kapangyarihang taglay ay walang pagkakaiba. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santo.
kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pagitan na yung Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin yan ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniali namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama na sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Amen, 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 amen. Amen. Magsitayo po ang lahat. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Sa amin ang kariyan mo, sundin ang loob mo.
Hinihiling namin kami aja sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan ni Taleo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinalanabigan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi pong sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magbigayan po kayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Mga kapatid, ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Upang maging pinapa
Ang isinasagawa pong second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog.
Tayo po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, mapakinabangan nawa ng aming buong katauhan ang pagtanggap namin sa mga banal na pinagsaluhan at ang aming pagsamba ng may pananampalatayang lubusan sa tatlong persona ng iisang Diyos lamang sa pamamagitan ng Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Sabay-sabay po nating dasalin ang panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan. Bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasana, sunod lagi sa Diyos, amang kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo muna po para sa mga patalastas. Una, sa inyong pong pagdalaw sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan po ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang inyong matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, tanda ng katapatan at pagpapasalamat ng pambansang Dambana sa inyong tulong at donasyon, makikita nyo po sa ating screen ang total collections ng nagdaang linggo. Nariyan din po ang total income and expenses ng isinagawa nating car raffle program para sa mga scholars ni Padre Pio. Maraming salamat po sa lahat ng sumuporta at sa inyong patuloy na kagandahang loob. Ikatlo, ipinagbibigay alam po na ngayong maghapon ay one-way ang daan mula sa highway papasok dito sa pambansang Dambana. Maraming salamat po sa inyong pangunawa. Ipinaaalam din po sa lahat na gamit ang ating main arch entrance, tayo po ay may mga malalaking free parking dito sa loob ng pambansang Dambana. Ikaapat, mga kapiyo, ang Osteria ay lugar para sa pambansang Dambana na maaaring puntahan at kainan ng mga bumibisita dito. Itinayo natin ito bilang bahagi ng updated complementary norms to the 1983 Canon Law and Requirement of the CBCP as a National Shrine. Kaugnay nito ay mahigpit tayong pinaaalalahanan sa ating panawagang Clay Go, Clean as You Go, sa lahat ng lugar sa loob ng pambansang Dambana, lalo't higit sa Osteria. Ikalima, mga kapiyo, palagi po nating tandaan na ang pambansang Dambana ay isang sagrado at banal na lugar. Mangyaring sa pagbisita natin dito ay sundin ang mga tama at angkop na kasuotan, tanda ng pagsamba at pagbibigay galang sa ating Panginoon. Ika-anim, kung inyo pong mapapansin ay sira na at kailangan ng ipagawa ang extension area sa gilid ng main church, atin din pong isinasagawa na ang mga minor repairs at pagsasaayos ng Divine Mercy Sanctuary. Muli po kaming nananawagan sa mga may mabuting puso na nagnanais maging bahagi ng paggawaing ito. Mangyaring makipag-ugnayan po kayo sa opisina ng parokya o sa pamisahan para sa inyong mga tulong at donasyon. Ikapito, isa pong patalastas. Bahagi ng layuning pagpapaunlad ng parokya at pambansang Dambana ni Santo Padre Pio,
Simula po ngayong Hunyo ay sa kapilya na ng San Pedro ipagdiriwang ang mga pangparokyang gawaing sakramental tulad ng binyag, kasal at mga katulad nito. Gayunpaman, ang inyo pong makikitang mga pagdiriwang ng kasal dito sa Main Church ngayong mga buwan ng Hunyo at Hulyo ay mga naka-reserve na pong schedules noong nakadaang taon pa at nagkataong napasabay naman sa pagsasaayos ng Divine Mercy Sanctuary. Mangyaring makipag-ugnayan kayo sa opisina para sa mga paglilinaw at katanungan. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Para po sa mga gumagamit ng monoblock chair sa bandang likuran, pakitulungan po kami sa pagpapatas ng mga ito pagkatapos ng misa. Salamat po. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Sa ngalan po ng Board of Trustees ng Scholar ni Pio, taus-puso po akong nagpapasalamat sa naging suporta ninyo sa ating Scholar ni Pio raffle draw. Ang target po namin ay 5 million lamang. Pero dahil sa inyong napaka-generous na tulong, nakakolekto po tayo ng humigit kumulang sa 6.2 million pesos para po sa ating mga scholar ni Pio. Palakpakan po natin ang lahat ng sponsors and supporters ng raffle draw. Ang lahat po ng nakolekta nating pera yan, na pera dyan, ay pupunta lamang para suportahan ang pag-aaral ng ating 23 scholars ni Pio. Yan po ay intentional fund at dyan lang po yan gagastusin. May sarili po yung bank account, may sarili po yung intention. Kaya hindi po yan pwedeng pakialaman except for that purpose alone para siguraduhin yung ating 23 scholars ay makakapag-aral sa loob ng at least 3 to 5 years. Kung matitipid natin at hindi lalaki ang kanilang gastos, baka po abutin ng hanggang 5 years. Kaya muli po, maraming maraming salamat sa inyong tulong. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan na ito. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ngayong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahin, dasalan, nagpapalala na iyong kabutihan, kabanalan, pagmamahal sa amin. Upang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Lobin mong tularan nila ang kabanalan at aaral ng Panginoon at mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo,
kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos.